Ang Panginoon'y darating kasama ng mga anghel, kailan may di magdidinig, pagkat laging magniningning ang liwanag niya sa atin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga minamahal na mga kapatid, ngayong umagang ito, ating itaas sa Panginoong Diyos ang mga biyayang ating ipinapanalangin. At upang tayo ay maging karapat-dapat sa banal na pagdiriwang na ito, ating pagsisihan ang lahat ng ating mga nagawang kasalanan. Inaamin ko sa mga kapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, minarapat mong mahayag ang iyong kadakilaan sa pagsilang ng mahal na Birhen para sa sanlibutan. Ang dakilang misteryong ito sa pagkatawang tao ng anak mo ay mapag-ukulan nawa namin ng lubos na pananalig at maipagdiwang namin ng may di magmamaliw na pag-ibig sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po lahat. Pagbasa mula sa Aklat ng Mga Hukom. Noong mga araw na iyon, sa bayan ng Zora, ay may isang lalaking Manoa ang pangalan, kabilang sa lipi ni Dan. Ang asawa niya ay hindi magkaanak. Minsan, napakita sa babae ang anghel ng Panginoon at sinabi, "Hanggang ngayon wala kang anak, ngunit hindi magtatagal, maglilihi ka at manganganak. Mula ngayon, ay huwag kang iinom ng anumang uri ng alak, nititikim ng anumang bawal na pagkain. Kung may panganak mo na siya, huwag mong puputulan ng buhok pagkat mula pa sa kanyang pagsilang ay itatalaga na siya sa Diyos. Siya ang magsisimulang magliligtas sa Israel mula sa mga Filisteo." Ang babae lumapit sa kanyang asawa at kanyang sinabi, "Napakita sa akin ng isang propeta ng Diyos parang anghel. Kinikilabutan ako. Hindi ko tinanong kung taga saan siya at hindi naman niya sinabi kung sino siya. Huwag daw akong iinom ng alak, nititikim ng anumang bawal na pagkain, pagkat ang sanggol ay isisilang ko'y itatalaga sa Diyos." Dumating ang araw at nanganak ang asawa ni Manoa. Lalaki ang sanggol at pinangalanan nilang Samson. Lumaki ang bata na patuloy na pinagpapala ng Panginoon.
ang Espiritu ng Panginoon ay lumulukob kay Samson. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, lagi kong papupurihan ang iyong kapangyarihan. Lagi kong papupurihan ng iyong kapangyarihan. Ikaw nawa ang muog ko at ligtas na kakanlungan, matatag na kublihan ko'y at matibay na sanggalang. Sa lahat ng masasama, O Diyos, ako'y ipaglaban. Lagi kong papupurihan ang iyong kapangyarihan. Panginoon, sa iyo ko'y ginilagak ang pag-asa. Maliit pang bata ako, sa iyo'y may tiwala na. Sa simula at mula pa, wala akong inaasahang mag-iingat sa sarili, kundi tanging ikaw lamang. Lagi kong papupurihan ang iyong kapangyarihan. Pagkat ikaw, Panginoon, ay malakas at dakila, ang taglay mong katangi ay ihahayag ko sa madla. Sa pulpa sa pagkabata, ako'y iyong tinuruan, hanggang ngayon'y sinasambit ang gawa mong hinahangaan. Lagi kong papupurihan ang iyong kapangyarihan. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sa makangugat ni Jesse, tagakay ng marami, halina tubusin kami. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, O Panginoon. Noong si Herodes ang hari ng Judea, may isang saserdote na ang pangalan ay Zacarias, sa pangkat ni Abias, at mula rin sa lipi ni Aaron ang kanyang asawang si Elizabeth. Kapwa sila kalugod-lugod sa paningin ng Diyos, namumuhay ng ayon sa mga utos at tuntuning mula sa Panginoon. Wala silang anak sapagkat baog si Elizabeth at sila'y matanda na. Ang pangkat ni Zacarias ang nanunungkula noon at siya'y naglilingkod sa harapan ng Diyos bilang saserdote. Nang sila'y magsapalaran ayon sa kaugalian ng mga saserdote, siya ang nahirang na maghandog ng kamangyan. Kaya't pumasok siya sa templo ng Panginoon sa oras ng pagsusunog ng kamangyan, samantalang nagkakatipon sa labas ang mga tao at nananalangin. Walang ano-ano'y napakita sa kanya ang isang anghel ng Panginoon. Nakatayo sa gawing kanan ng dambanang sunugan ng kamangyan. Nagulat si Zacarias at sinidlan ng matinding takot nang makita ang anghel. Ngunit sinabi nito sa kanya, "Huwag kang matakot, Zacarias. Dininig ng Diyos ang panalangin mo. Kayo ni Elizabeth ay magkakaanak ng isang lalaki at Juan ang ipangangalan mo sa kanya. Ikaw ay matutuwa at magiging maligaya at marami ang magagalak sa kanyang pagsilang sapagkat siya'y magiging dakila sa paningin ng Panginoon. Hindi siya iinom ng alak o anumang inuming nakalalasing. Sa sinapupunan pa lamang ng kanyang ina, mapupuspos na siya ng Espiritu Santo. Marami sa mga anak ng Israel ang panunumbalikin niya sa kanilang Panginoong Diyos.
Mauuna siya sa Panginoon, taglay ang espiritu at kapangyarihan ni Elias upang pagkasunduin ang mga ama at ang mga anak at panumbalikin sa daan nang matuwid ang mga suwail. Sa gayon, ipaghahanda niya ng isang bayan ang Panginoon. Sinabi ni Zacarias sa anghel, "Paano ko po matitiyak na mangyayari ito? Sapagkat ako'y napakatanda na at gayon din ang aking asawa." Sumagot ang anghel, "Ako si Gabriel na naglilingkod sa harapan ng Diyos. Sinugo ako upang ihatid sa inyo, upang ihatid sa iyo ang mabuting balitang sinabi ko na sa iyo. At ngayon, mabibingi ka't hindi makapagsasalita hanggang sa araw na maganap ang mga bagay na ito. Sapagkat hindi ka naniwala sa mga sinabi ko na matutupad pagdating ng takdang panahon." Samantalang naghihintay naman kay Zacarias ang mga tao, nagtaka sila kung bakit nagtagal siya ng gayon sa loob ng templo. Paglabas niya ay hindi na siya makapagsalita. Mga senyas na lamang ang ginagamit niya. Kaya natanto nila na nakakita siya ng pangitain at siya'y nanatiling pipe. Nang matapos ang panahon ng kanyang paglilingkod, ay umuwi na siya. Hindi nga nagtagal at naglihi si Elizabeth at hindi ito umalis ng bahay sa loob ng 5 buwan. Ngayon, nilingap ako ng Panginoon, wika ni Elizabeth. Ginawa niya ito upang alisin ang aking kadustahan sa harapan ng mga tao. Mga minamahal na mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa inyo pong lahat at sa mga nasa tahanan na nanonood at nakikinig sa pamagitan ng Radyo Totoo, magandang umaga po sa inyong lahat. Mga minamahal na mga kapatid, marami tayong bagay na nakikita o hindi nakikita sa isang tao na kanyang pinagdadaanan sa mag-asawa. Maraming tayong hindi na nalalaman sa pinagdadaanan ng mga mag-asawa, no? Mga pinagdadaan nila bilang mag-asawa. No? Sa pamilya, marami ang mga anak na hindi napapansin na ang mag-asawa ay merong pinagdadaan ng problema. Sa mabuting balita na ating napakinggan, narito ang mag-asawa, si Elizabeth at si Zacarias. Sila ay tahimik na namumuhay at ang sabi ay sila'y naglilingkod lagi sa harapan ng Diyos, ang mag-asawang ito. Sapagkat si Zacarias ay isang pari, no? Si isang saserdote. Kaya siya'y laging nasa harapan ng Panginoon. Pero ang kanyang asawa at siya ay merong pinagdadaan ng matinding kalungkutan. Bagamat sila'y laging nasa harapan ng Diyos. Anong kanilang pinagdadaanan? Matagal na silang nasa harapan ng Diyos, sila'y laging humihingi ng biyaya ng anak. Sila'y hindi magkaanak. At dahil sila'y walang anak, ang tingin ng mga tao sa kanila'y para silang sinumpa. Kahit sila'y laging naglilingkod sa Panginoong Diyos. Kaya nga sabi doon sa bandang huli, ginawa niya ito upang alisin ang aking kadustaan sa harapan ng mga tao, yung pagmamaliit ng mga tao na pinagdadaanan ng dalawang ito. Kaya sa mahabang panahon, naroon sa kanilang kaibuturan ng puso ng dalawang ito yung parabang matinding kalungkutan o kawalan ng pag-asa kahit sila'y naglilingkod sa Diyos. At maraming tao ang ganito
No? Maraming tao ang ganito. Tahimik na namumuhay. Pero sa kaibuturan ng puso nila, naroon yung matinding pinagdadaanan na para bang sila'y nawawalan na ng pag-asa. Maraming tao ang ganyan na gustong makawala dun sa ganong klase ng damdamin, dun sa ganong klase ng kadustaan, dun sa ganong klase ng kahirapan na pinagdadaanan. Marahil ay may matinding sakit o may matinding problema, may matinding pinagdadaanan sa pamilya, o kaya'y anumang kalungkutan na pinagdadaanan. Maraming mga tao ang ganyan. At sila'y umaasa at nagdadasal. Balang araw, makakaranas din sila ng kaginhawaan. Pero minsan, mahabang panahon ang kanilang pinagdadaanan. At doon sa pagdaan sa mahabang panahong yon ng pain, suffering, ng sickness, doon tayo naman masusubok ng Diyos hanggang gaano katatag ang iyong pagtitiwala sa Panginoong Diyos. Doon tayo sinusubok ng Panginoong Diyos. Tingnan ninyo ang mag-asawa, pinatanda ng tandang-tanda na ng Diyos. At nung ipagkaloob na nga ang biyaya sa kanila, para sa kanila'y imposible na. No? Minsan ganun, ang Diyos lumaro sa tao. Tayo'y pinahahaba niya yung ating pain, yung ating suffering, no? Yung ating sorrow. Dahil tayo sinusubok ang ating pagtitiwala at pananampalataya sa Kanya. At minsan, pag dumating na yung panahon na ipagkakaloob na sa atin yung ating kaligayahang gustong maranasan, ito naman yung panahon na tayo ay nagdududa. Ito naman yung panahong ikay nagdududa sa biyaya ng Panginoong Diyos. At ito yung panahong marami kang tanong sa Kanya. Katulad na nangyari kay Zacarias, paano po itong mangyayari? Paano pa ako magkakaanak? Matanda na. 80 na si Elizabeth. Paano pang mangyayari ito? No? Minsan ganun. Ipagkakaloob ng Diyos ang biyaya sa takdang panahon, pero tayo naman, sa pagdating sa gayong panahon, minsan napakahina na ng ating faith. Mahina na ang ating pananampalataya, pero mahabang panahong tayo'y nagdasal at lumuhod. No? Katulad ni Zacarias, laging nasa harapan ng Panginoong Diyos. Pero sa bandang huli, naroon yung kanilang kahinaan bilang tao. No? Nagduda sa biyaya ng Panginoong Diyos. At panghuli, ano? Na pag dumating na yung biyayang ito na ating nakikita, na ipinagkaloob na sa atin ng Diyos, at tayo sinusubok na sa maraming na tayo sinusubok na ng Panginoong Diyos, makikita natin na ang Diyos ay hindi nabitaw sa atin. Oo, humina ang pananampalataya mo, nagduda ka sa Kanyang kapangyarihan, pero sa bandang huli, ipagkakaloob pa rin ng Diyos ang lahat ng iyong hinihiling sa Kanya. Kahit na ikay magduda, kahit na humina ang iyong pananampalataya, sapagkat ang Diyos ay hindi nabitaw sa tao. Ang tao ang humihina, pero ang Diyos ay hindi bibitaw sa iyo. Sinubo ka sa mahabang panahon, pero pagdating ng huli, bumitaw ka, ang Diyos hindi bibitaw sa iyo. Sapagkat kita niya yung pain, yung mahabang panahon na pinagdaanan mo. Yun nga lamang, tao kang mahina, ang iyong natura bilang tao, sabi nga, ang iyong laging inclination ay to sin, laging bumagsak sa pagkakasala. Pero ang Diyos, dahil sa Kanyang pag-ibig sa atin, lagi siyang nandoon. Kita ninyo sa Jesus, yan din ang pinagdaanan ni Jesus. Ano? Nung siya'y nasa matinding pagsubok at paghihirap, gusto niyang alisin ang lahat ng iyan.
pero sinunod niya ang kalooban ng Diyos sa kanya. Kaya mga minamahal na mga kapatid, ngayon sa banal na misang ito ay yun ang ating hilingin sa Panginoong Diyos, na tayo ay patatagin, patibayin sa ating pananampalataya. At kung sakaling dumating na yung mga biyayang ating ipinagdadasal, sana'y tayo matatag pa rin at tanggapin ito ng buong pagtitiwala. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Sa pagdating ng buong Diyos, puso'y linisin ang lubos, tuwa't galak isolo sa panalangin matao. Magsitayo po lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga nakahain sa dambana. Itong aming abang nakayanan ay kamit nawa ng kapupunang kabanalan na idinudulot ng iyong kapangyarihan. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaasan namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang paghusugo mo sa Kanya ay ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinananabikan ng mahal na Birheng Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nananabig at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya, kaysa ng mga anghel na nagisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka po, may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit, lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilan. Dinarakila ng lahat ang naparito mong anak, na siyang nagmulat sa bulag, sa pilay ay nagpalakad, at nakiramay sa lahat. Kundi kayang lumuhod ay manatiling nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katauhan at dugo
ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't maging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinisinisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dit sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Awitin natin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami ay adyas sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw.
Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway lagi pong sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magbigayang kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, ay manatiling nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang, ay gagaling na ako. Sasagawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Nawa tayo'y maging banal at manatiling walang kapintasan. Espiritu at katauhan hanggang sa pagdating ng may kapal. Magalak, magpuri, manalamat at magbunyi ang Panginoon'y mag-aari, siya'y darating.
at sa ating mamamalagin. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, bilang pagtanaw ng utang na loob sa aming pinagsaluhan, kami ay panatilihin mong nananabik sa mga darating mong bigay upang mapaghandaan naming tanggapin ng marangal ang pagsilang ng aming manunubos na mahal na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ang pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo po muna para sa ilang palaala. Sa inyo pong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit, hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Mga kapiyo, kami po ay humihingi ng inyong kaunting oras at pakikiisa para sa pagsusulat ng inyong mga pangalan at ilang detalye sa ating Pilgrims Information Record Books na makikita sa paligid ng ating mga simbahan. Ito po ay bahagi ng documentation program para sa pagpapalawig ng mga datos at turismong pangsimbahan at bilang alaala din ng inyong pagbisita sa pambansang Dambana. Para po sa ating mga balikbayan, OFW at mga kasama niyong foreigners, doon po kayo magsusulat sa International Pilgrims Record Book. Gagabayan po kayo ng ating mga tagapaglingkod. Para sa ating tuwirang paghanda sa Kapaskuhan, ang oras po ng Misa di Gallo ay 4:30 ng madaling araw at ang simbang gabi naman po ay 5:00 ng hapon. Kayo pong lahat ay naanyayahang mag-alay ng mga dried goods tulad ng bigas, delata, noodles at iba pa na ating ipamamahagi sa mga nangangailangan nating kaparokya at mga kababayang taga Tingloy at Isla Verde. Mangyaring maggabayan po tayo ng mga gawaing nakapost sa ating FB page. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 10 ngayong umaga. Maraming salamat po't mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagkapal at biyaya, ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, mga imahin, mga dasalan na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanal at pagmamahal sa amin, upang ang lahat ng dumulog at magdasal, gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nawa nila ang kabanal at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin.
At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpa sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpa sa walang hanggan. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalaing kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na humayo kayong lagi sa pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Nagpupuri sa may kapat ang buong kong kalooban dahil sa kadakilan ang ginawa niya tanod sa kanyang kapangyarihan.